What's that? Saan nga ba nanggagaling ang aking kagalakan? Sabi sa Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Tinuro sa akin ni Jesus na ituon ko ang aking mga mata sa kanya para masumpungan ko ang tunay na kagalakan na hindi kayang ibigay ninuman. Part na sa buhay ang mga trials kahit nakakaranas ako ng mga pagsubok sa buhay, nananatili akong masaya at may galak sa puso dahil alam ko si Jesus ang kasagutan at solusyon sa lahat ng bagay. Ang kagalakan ng Diyos ang aking kalakasan. Nais mo bang maranasan ang tunay na kagalakan? Tanggapin mo si Jesus ngayon. Tara, manalangin tayo. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gusto ko pong maranasan ang kagalakan na nagagaling sa iyo na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Panginoong Jesus, linisin mo po ako ng iyong banal na dugo at gawin mo po ako isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Kung ginawa mo yung panalangin na yon, tiyak mong mararanasan ang kagalakan na galing kay Jesus. Lagi kang manalangin at magbasa ng salita ng Diyos araw-araw para manatili ang saya at galak sa iyong puso. To God be the glory.